At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Napansin ng ina ni Laba na may kausap siya na hindi nakikita. Kaya nag-alala ito na baka nanuno sa punsuraw ang anak. Kaya sinabi kagad yun sa asawa at sinubukan nilang maghanap ng taong may alam sa inkanto. Pero madalang na ang mga taong ganun dahil modero na ang pamumuhay sa lugar nila. Dahil sa paggamot ni Rawan kay Abad, ay hindi naputol ang pasasalamat nito sa mahiwagang babae. Hanggang hiniling ni Rawan kay Abad, nabilhin niya ang buong bayan ng Yanbu. Walang malaking pera si Abad, kaya sinabi niya, hindi niya magagawa. Pero tinuruan siya ni Rawan sa gagawin para magkapera ng malaki. Ang magnakaw sa imbaga ng pera at bilang. Hihintayin kong magsilid ng pera ang empleyado niya sa bakal. Dito muna ka. Ginoo! Bawal po ang pumunta rito. Lumayo kayo rito. Doon lang kayo sa mga upuang bato. Ha? Hintayin ninyo ang numero ninyo kung isa kayong mag-iimbak ng pilak o pera. Sige. Walang iya, Tarawan. Sabi mo yung magiging maliit na ayop ako. Bakit hindi pa rin? Nakikita po nila ako. Napansin niyo ba yan? Ay, yung lalaki. Yung lalaki, biglang nawala. Nawala yung lalaki. Nasaan na kaya yun? Nasaan na ngayon? Paano nangyari yun? Ayan. Nakapagtataka. Naging dagan ako. Lalapit ako kagad doon sa imbaka. At kukulin ko lahat ng tama na pera. Hindi na nila ako nakikita. Kukunin kong lahat ng laman ng imbagan. Uubusin ko. Ayan. Hindi na ako nakikita ng empleyado ito. Kukunin kong lahat ng laman ng imbagan na yan. Uubusin kong pera at pilak ng imbagan ito. Kukunin kong lahat ng pera ng laman ng imbagan. Magkakawala sa mga pera pilak. Sige. May multo. Multo! Mawawalan ka ng malay sa takot. Wala na pala akong mapagsindan ng pera. Hindi bali. Babalikan ko ang ilong perang yun na natira. Hoy! Hoy! Bitawan mo yan! Bitawan mo ang pera yan, kundi babaralin kita! Bakit parang nakikita ko ng bantay? Alis na ko rito! Ay! Sinabi lang bitawan mo na eh! Bitawan pira yan eh! Tinamaan ako! Tinamaan ah! Parang may tata! Bitawan ko lang mga pera ito! May tata nga rito! May tata! Lalayo na ako kagad dito! Ay! Bumalik ka rito! Papakain kita! Bumalik ka! Ay! Ono, may balita ka na ba kung nasaan sina Ahmad at ang malanding dama natin? Wala pa nga eh. Napuntahan ko ng lahat ng mga kaibigan ko.
pero hindi nila nakita ang ating anak. Ah, ang tarantado. Nasisira ang pangalan ko dahil sa pinaggagawa niya. Pati dama pinatulan. Ano na ang sasabihin ng mga kakilala natin na ang anak natin ay nabibiktima ng dama? E paano kung magbuntis ang rawan na yun? Siguradong hahabulin niya ang karapatan niya. Ah, mapapatay ko na ang abad na yun, Remas. Mapapatay ko na siya. Tama na yan. Mabuti pa. Huminahon ka, mahal na hari. Mahal na rin, Remas. Mahal na rin, Kamran. May balita na isang imbakan ng pilak at pera ang pinagtangkang nakawan. At kitang-kita nila ang mukha ng lalaki. At ayon sa pagkakasabi ng nagbabalita sa amin, parang si Prinsipe Ahmad ang nakita nilang nandoon. Nakita siya ng tagabantay sa imbakan na yon. Ano? Oo. Nakita mo na, Remas. Si Ahmad ang namukha ng tagabantay sa imbakan. Ha, hindi totoo ito. Hindi ako naniniwala na magagawa ng ating anak ang magnakaw. Hindi! Kung hindi ka naniniwala, Remas, ako naniniwala na magagawa niya ang magnakaw. Dahil salbahe siyang anak. Huwag kang magsalita ng ganyan, asawa kong hari. Kahit balibalik na rin mo ang mundo, anak pa rin natin siya. Oo, pero sobra na. Marami na siyang kahihiyang ginawa. Kaya kailangang ako na mismo ang papatay sa kanya. Tulungan mo ko. Ha? May tama ko. Ano nangyari sa'yo? Binaray ko ng bante sa imbaga ng pilak ng pera na yan. Aray, sabi mo hindi ako makikita. Bakit nakita ko ng bante? At ito nga oh, binaril pa ako. Marami nang natapon sa lugo ko. Gamutin mo ako. Sige, sandali lang. Wala nang sugat ko. Kamuntik na akong mapahamak. Palpak ka pala. Nakalimutan kong nasabi sa'yo na hindi lahat ay hindi ka mapapansin. Lahat ng tao na eclipse ipinanganak ay makikita. At kamuntik na akong mapatay. Paano kung napuruhan ako? Di patay na ako ngayon. Ayoko na. Huwag kang madala. Bumalik ka sa imbaka ng pera at pilak. Ayoko na. Baka mapatay pa ako ng bantay na yun. Hindi na siyang bantay mamaya. May karilyebo siya. Kaya magagawa mo na ang gusto mong gawin. Kunin mong lahat ang laman ng imbakan para mabili mo na ang buong bayan ng Yanbu. Sige. Pero kailangan may mapakinabang din ako sa ipapagawa mo sa akin. Oo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang pakinabang mo sa ipapagawa ko sa'yo. Kaya bumalik ka na kaagad sa imbakan yon. At titiyakin ko na magtatagumpay ka na. Nandito ako, Lama. Anong nangyari sa lakad ninyo ni Shabana? Ermot, wala siya doon sa sinabi mong bahay. Ang tagal namin na nagmanman doon ni Shabana. Pero, wala ang sinasabi mong rawan. Kailangan makita nyo kung nasaan siya. Para masalakay ko siya at mahadlangan sa masamang plano niya laban sa amin. Huwag kang mag-alala. Babalik kami bukas ni Shabana para manmanan uli ang sinasabi mong kauri ninyo na gumagawa ng kasamaan dito sa mundo. Oo, Lama. Kailangan kong tulong mo. Dahil mas malakas ang kapangyarihan ng rawan na yun.
kaya niyang paamuin ang sinuman para mapasunod sa gusto niya at maghasik ng kasamaan. Lama! Anak! Halika! Nandito na ang taong nakakaalam sa mga engkanto. Tingnan ka raw, baka naengkanto ka na. Ano? Mahabaging ala, hindi po ako naengkanto, ina. Lumayo ka sa taong yan, Lama. Baka pahiran ka ng dala niyang tubig na may halong katas ng bunga ng punong manchinir. Mawawalan ng bisang ibinigay ko sa iyong kapangyarihan. Lumayo ka, dali. Oo, Ermot. Sige, lalayuan ko na siya. Lumayo siya! Nilayuan tayo! Huwag natin siya para mapahiran ko ng langis ng puno ng machinel. Ermot, ay hinahabon nila ako. Huhulihin nila ako. Kailangan mawala ka sa paningin nila. Naglawaw na ako. Wala na siya. Ayan, Rowan. Ang dami kong nakuhang pera sa ibakan. Hindi na nila ako nakita. Nagdagumpay ka, Ahmad. Kailangan mapapayag mo ang mga taong bilhin mo ang buong lupa ng bayan ng ngayon mo. Kaya bukas din, kausapin mo ang mga tao doon at doblehin mo ang halaga ng kanika nilang lupa para pumayag sila. Oh, at pagkatapos kong mabili ang buong bayan ng ngayon mo, anong susunod na gagawin ko? Ipatibag ang lahat ng puno ng olibo na nandoon. Ano? Yun lang? Pagkatapos wala na? Bakit ba parang galit ka sa mga puno ng olibo na naroon? Gusto kong gumanti sa mga kauri namin na nagkutya at nagpalaya sa akin noon sa aming kaharian. Ano? Hindi kita naiintindihan. Anong kaharian na sinasabi mo? Kaharian ng Inkantadya. Ha? Ang ibig mong sabihin eh, isa kang Inkantada? Oo. Hindi tayo magkatulad ng pagkalikha. Tao ka, at ako naman ay Inkantada. Huwag mo nga akong pinagluloko, Rowan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto mong patunayan ko ng isa kong Inkantada? Ito, tingnan mo! Oh, ayan! Tignan mo ako ngayon, Ahmad. Tignan mo ako! Ha? Totoo nga. Isa ka ng Inkantada. Mabuti at dumating ka na, Mahir. May problema tayo. Ano yung sinasabi mong problema, Sola? Si Lama. Hindi namin nahanap. Hindi siya napahiran ng langis ng bunga ng punong machinel dahil bigla siyang naglaho sa aming paningin. Tama ang sinabi natin na naingkanto ang anak natin. Ano? Nako, nagkapatong-patong na ang problema natin. Sola! Nagkapatong-patong? Ano ibig mong sabihin? Binenta na ng may-ari ng lupa ang kinatitirikan ng bahay. Kaya pinaghahanap na tayo ng malilipatan. Ano? Sinong nakabili daw? Makikiusap tayo. Mapapakiusapan ba natin ang anak nila? Ni Haring Kamran at Reyna Remas? Nako! Siguradong palalayasin tayo dahil walang puso ang taong yun. Ano? Siya ang nakabili ng lupang ito? Paano na tayo ngayon, Maher? Saan tayo titira? Hindi ko nga alam eh.
Wala naman akong alam na malilipatan natin. Dahil lang sabi ng may-ari ng lupa, sa loob daw ng isang linggo ay dapat na nakaalis na tayo dito. Dahil gigibain na nilang lahat ang mga bahay dito kasama ang mga puno ng ulibo. Lama, Shabana, kailangang mahadlangan ang plano ni Rawan dahil maraming masasaktan sa aming lahi kung gigibain ang lahat ng bahay at puno ng ulibo dito. Maraming masasaktan sa kalahi namin. Ano maitutulong namin? Kausapin ninyo ang mga tao na huwag silang pumayag na gibain ang kanilang mga bahay at mga puno ng ulibo. Nabayaran na sila. Di pa kaya sila papayag na gigibain ang kanilang bahay? Malaking halaga ang ibinayad sa kanila. Yun lang ang tanging paraan para mahadlangan si Rawan sa plano niya. Ermot, wala bang maitutulong ang mga espiritista sa problema mo? Wala lamang. Lalo lang nilang palalalain ang problema. Dahil ang paniniwala nila ay kami ang magkagagawan kapag may masamang nangyari sa kanila. Laging sinasabi nila ay naingkanto, pero sa totoo lang ay hindi. Hinahadlangan namin kayo na mapailalim sa masamang espiritu. Ang gumagawa ng masama sa mga tao ay ang katulad ni Rawan. Pati kami sinasaktan. Akala ko ba, kalahin ninyo siya? Oo, kalahingan namin. Pero kamag-anak ni Rawan ang mga may sungay na engkanto. Paano naging kamag-anak ni Rawan ang mga engkanto na may sungay? Ang ina ni Rawan ay ginahasa noon ng engkanto may sungay. At si Rawan ang naging bunga ng kalapastanganan nila. At nang mag-away-away ang lahi namin sa lahi ng mga may sungay, sa kanila kumampi. Pero maraming namatay sa may sungay sa away na yun. Kaya ito, gumawa siya ng paraan para makaganti sa amin. At yan ang naisip niyang paraan para maigantihan niya ang mga may sungay na engkanto. At kung mangyayari yun, ababawasan kaming hahadlang sa kanila na paglaruan ang mga tao. Kamran, alam mo na bang binenta ng mga taga-bayan ng Yanbo ang kanilang lupa at bahay? May bumili na kasi na nagmamay-ari ng lupa. Ganun ba? Anong gagawin ng nakabiling lupa? Ewan ko. Pero alam mo ba kung sinong sinabi nilang nakabili? Sino raw? Asawa kong Rena Rimas. Si Ahmad daw. Ano? Si Ahmad? Saan naman kumuha ng pinambili niya? Nakapag nakaw si imbaka ng pera? Pero wala naman akong nabalita ang nalooban o nanakawan na imbakan. Kamran, saan kaya kumuha ng ganong kalaking perang anak natin? Saan? Palagay ko, galing sama-sama ang perang pinambili niya. Maaaring may nilooban na imbakan ng pera. Kaya kung mahuli siya, pabayaan na nating mabulok sa piitan. Wala na ang mga tao na nakatira dito. Tahimik na sa lugar na ito.
Hindi dapat magtagumpay si Rawan sa plano niya. Hahadlangan natin siya. Bigo kami ni Shabana. Napakiusapan ang mga tao. Natutulan ang pagdiban ng mga bahay. Napakasama talaga ni Rawan. Hindi ba siya mapakiusapan? Ano kaya kung subukan mo uli na mapakiusapan siya? Paglalaroan lang niya ako kung makita niya ako. Lama! Ano yun? Ermot! Dumating ng mga taong gigiba! At gigibain na ang bahay! At putulin ang mga puno ng oliba dito! Hindi! Lahat ng bahay! Hindi maaari! Hindi! May pag-asa pa kayang mahadlangan ni Ermot ang plano ni Rawan? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.